Walang kinalalampas na episode ng paboritong programa itong si Albert. Basta't Sabado at Linggo ng umaga, nakatutok siya sa Superbook. Nagustuhan ko pa yung ano po yung mga animation po nila, yung kinausap po ni God si Moises sa di po nasusunog na apoy po. Doon ko po na naisip na may kakaiba po sa pinapanood ko po. Natutuwa naman ang kanyang nanay na si Leticia sa mga aral na natututunan ni Albert mula sa Superbook. Loyal talaga siya dyan sa Superbook. Pagkatapos yung manood ng Superbook, titingnan muna niya yung Bible. Every episode, palagi siyang nag-i-explain sa akin. Ibig sabihin, Mami, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kasi kahit na marami tayong problema, kahit marami tayong pagsubok, nandiyan ang Panginoon sa atin. Kaya nang mabalitaan ni Albert na mayroong Superbook bida ng pagbabago tour sa isang mall, hiniling niyang pumunta sila doon. Pero walang pera si Leticia para sa kanilang pamasahe. Naging mahigpit ang pagbabudget niya mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Mag-isa lang siyang nagtataguyod sa tatlong anak na nag-aaral. Nalungkot po ako noon, kaya nanalangin po ako sa Panginoon po na sana po bigyan niya po ako ng pag-iisip kung makakaipon pa po ako, hindi po. Nag-isip ko po na mangalakal po para magkaroon lang po ng konting pera, pamasahe lang po, papunta lang doon. Nangulekta si Albert ng mga boteng plastic para ibenta sa junk shop. Hanggang sa nagkaroon siya ng sapat na pamasahe at nakapunta sa Superbook Mall Tour. Masaya po ako nung kasi po nakita ko na po si Gizmo ng personal. Siya po nga yung pinakapaborito ko pong karakter po sa Superbook po kasi po palabiro po siya. Hilig din ni Albert gumuhit ng mga eksena at karakter mula sa Superbook. Kaya nang magpakonte sa Batang Superbook Facebook page, nag-post siya ng kanyang drawing ng langit at nanalo ng Superbook DVD. Nang nakita po yung DVD po, nilagay ko po yun sa unan po pagka nung matutulog na po ako. Kasi yung mahal ko po yun. Gustong ibahagi ni Albert sa kanyang kapitbahay ang tungkol sa Superbook, kaya sabay nilang pinanood ang DVD. Tuwang-tuwa po kami dala po nang nanonood po kami. Tapos po nakita ko po yung pag-ibig po ng Diyos po sa sanlibutan po. Kaya po niya binigay po yung anak niya po si Jesus po na sino po yung nagmamahal po kay Jesus po yung sumasamba po sa kanya po ay bibigyan po ng Diyos ng buhay na walang hanggan po. Pinangarap ni Albert na magkaroon pa ng karagdagang Superbook DVD. Masigasig siyang nangalakal ulit upang makaipon ng pera para dito. Hanggang sa biglang nagkasakit ang kanyang nanay. Mahal ang mga gamot nito. Kusang loob na ibinigay ni Albert ang naipon niyang 200 piso. Naalala kasi niya ang kwentong napanood sa Superbook tungkol kay Abraham. Nais ng Panginoong Diyos na gawin pong alay si Isaac. Masakit po sa damdamin po ni Abraham, pero ginagawa niya po para sa pagmamahal niya sa Panginoon po. Kahit po masakit po sa akin na pang-ipon ko na lang po sana, masaya po kasi po, binigyan ko po sa kanya po para po mapibili po yung gamit po, para po maganda, maayos po yung kalusugan niya po. Alam mo yung binigay niya yung pera, to, umiyak talaga ako kasi siya nagkusa. Talaga proud ako dyan sa kanya dahil na-wide yung mind niya sa Superbook. Nang malaman ng Superbook team ang tungkol sa pagsasakripisyo ni Albert, sinurpresa siya ng mga DVD ng kanyang mga paboritong Superbook episodes. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Albert ang kanyang sarili sa kwento ni Chris ng Superbook. Binigay po ni Chris po yung holonet niya po yun para sa bata pong may sakit. Tapos po sa akin po naman, binigay ko po yung pera ko po para po sa nanay ko po. Tuwang-tuwa rin po ako nun. Yung pinaka gusto ko pong isang bagay po na sa akin na po yung kay Chris po. Tuwang-tuwa rin po siya na nasa kanya po yung pinagusto niyang laruan na holonet. Kaya nagpapasalamat po sa Panginoon Diyos po kasi po sa lahat po ng sakripisyo po may kapalit po ng isang magandang bagay po na binibigay niya po sa atin po. Pag napapanood ko po yung Superbook po, mas lalo po lumalakas po yung pananampalataya ko sa Diyos po.